Pinindigan ng ating armed forces na ng di matatawarang katapatan sa konstitusyon at chain of command. Yan ay matapos ang isang rally sa Davao kagabi kung saan muling binanatan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang mga aliado si Pangulong Bongbong Marcos. Pati ang militar, hiniwok nilang iatras ang kanilang suporta sa Pangulo. Nasa frontline ang balitang yan, si Rainiel Pawi. Libo-libong taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang dumalo sa hakbang ng maisog peace at prayer rally sa Tagum City kagabi. Kabilang sa mga dumalo ang ilang kaalyado ni Duterte, gaya ni Davao del Norte 1st District Representative Bebot Alvarez. Tahasan siyang umapela sa Armed Forces of the Philippines na iatras na ang suporta sa Pangulo. Sa mapayapang paraan, please withdraw your support to the Chief Executive. Pag po nag-withdraw kayo ng suporta sa kanya, wala na siyang ibang magagawa kundi bababa sa pwesto niya. Babala pa ng mambabatas, posibleng mauwi sa giyera ang pambubuyo ni Marcos sa China. Kaya ngayon pa lang, mas mainam daw na gawing prioridad ng AFP ang kapakanan ng publiko. Pag ba pinayagan natin na pumutok yung giyera sa West Philippine Sea, yan ba pinrotektahan natin ang taong bayan? Hindi rin nawala ang patutsada ni Duterte kay Marcos. Muli niyang binatikos ang gumugulong na charter change o tsatsa sa Kongreso. Payo niya sa Pangulo, makontento na lang sana sa anim na taong termino. In spite of the fact ng history ninyo, pagbaba ng tatay mo, hindi maganda. And yet, ang Pilipino, binigyan kayo ng pagkaiintindi. Humingi naman ng tawad sa mga Dabaw noon si dating presidential spokesperson Harry Roque. Tila pinagsisihan niya raw na ikinampanya niya si Marcos sa Davao. Gaya ng 31 million Pilipinos, isa po ako sa nabudol nung nakalipas na taon. Tao lang naman po ako, gaya ninyo, kaya nabudol. Wala pang tugon ang palasyo sa mga pahayag ni Duterte. Pero ang Armed Forces of the Philippines, iginiit na nananatili silang tapat sa konstitusyon at sa chain of command. Hindi rin daw sila kailanman nakakalimot sa mandato nilang protektahan ang soberanya at integridad ng ating teritoryo, kahit sino man ang nakaupo sa pwesto. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5.